afternoon pang dududa mo dun sa matanda, may na-experience ka pa ba sa kanya? Meron pa actually. Hapon noon, nagsiselfon ako 4 PM. So, ano, parang tamad na tamad ako, nakahiga ako sa sala. Tapos lumunod ako ng gano'n sa pintuan namin. Nakita ko yung matanda sa terrace sa kabilang building ng apartment. Mm-mm. Nakatayo siya doon, nakasandal siya sa terrace, ng ganyan, parang tulala. Mm-mm. Tapos nung tinig niya ko, nung babangon na ako noon, kaso yung bangon ko tamad na tamad, parang nauna tong ano ko, diaphragm, parang pa gano'n yun. Tapos parang pabaliktad yung ulo ko ng gano'n, parang in-snatch ko din yung buong ko. And then, yun, nagulat ako na paglingon ko ng gano'n, nakita ko yung itsura niya. Totoo yung itsura. So parang, kahit na nagulat ako ng gano'n, hindi pa rin nagbabago kasi nakabaliktad nga yung ulo ko. Parang hindi ako umalis sa pwesto ko. Tapos bigla ako naalala yung sinabi ng lolo ko na makikita ko lang yung itsura ng isang aswang. Kasi nga natanong ko, baka aswang yun. Kapag nakapabaliktad. Then, tinitigan ko mabuti. Tapos yung matanda, tumingin, parang nakaramdam. Tumingin din siya sa akin. Bigla siyang umalis. Tapos tumayo na ako noon. Pagtingin ko, normal na tao yung nakita ko. Papunta siya sa unit. Nung nakatayo ka na? Oo, nung nakatayo. Pero nung nakaganon ka, anong nakita mo ito? Nakakatakot. Halimaw talaga. As in yung legs niya, parang kambing. Pero pagdating sa paa niya talaga, sa foot niya, is parang werewolf na eh. Then yung mukha niya, yun yung parang aso. Typical na parang iisipin mo sa aso ang halimaw. Mahabay ko kung mabalahibo. Talaga? Ganon. Tapos parang may bukol siya sa likod. Feeling ko, ano, pakpak na yun. Kasi may mga gabi na nakakarinig ako ng pagaspas. Oh. Na parang akala ko, 2 AM in the morning, may nagpapagpag ng kumot. Tapos sinisilip ko sa bintana, wala namang katao. Tapos mahangin. Tapos bigla kami marinig. Puni ng parang ibon, hindi mo maintindihan. Pag ganun ba, aswang manananggal, isa ba sila? Hindi po, actually. Maraming kategory ang aswang. Iba yung manananggal. May okay. Mga tik-tik, may lumilipad. Yun pala, tik-tik pala yung naisip ko din. Hindi. Pero iba, aswang siya. Aswang talaga siya eh. Hindi naman siya talaga totally taga Pampanga. Baka ng siya yung naitamang apartment. Aso. Oo nga eh, baka siya nga rin yung aso na sumusunod ko. Baka nag-anyo nga din siyang ganun. Kasi sabi ko, naitanong ko sa sarili ko, pati sa mami ko, parang, bakit ako? Parang anong dahil lang babagong salta ako dito? Hindi pala. Parang bukod sa akin, na-realize ko, di ba may kapitbahay kami? Lately lang din na namin, nabuntis pala yung kapitbahay namin. Okay. So, umaga dinadaan niya lang, lagi lang siya tumatambay sa amin para maamoy yung babae. Ganun. Pero sabi sa akin ng mami ko, nagsabi daw yung matanda sa kanya na parang ayaw niya sa akin. Tapos bigla ko sinabi sa mami ko, siguro nagdududa siya sa akin kasi pinaghihinalaan ko siya, no? Nakakaramdam siya. Sabi ng mami ko, siguro, ganyan-ganyan. Nabanggit din ang kapitbahay namin na tuwing yung asawa ng buntis, takot yung matanda doon. Kasi lagi daw may bantay. Oo, lagi daw inaano yung itak. May itak sila eh. Lagi daw may itak sa bahay na yon. Oo, kaya ganun. Takot siya. Oo, nililinis. One time nililinis nung asawa yung itak. Then parang yun, natataong ilag siya. Doon yun na realize ko. After nung mga nangyari na yun, nakikita mo pa ba yung matanda? Nakikita ko siya. Actually, may nangyari nga sa kanya eh. Sabi niya, nauntog daw siya sa bintana. Duguan yung ulo niya. Pero buhay pa rin siya. Buhay siya, malakas siya actually. Hindi siya hinimatay. Siguro umanto sa gabi o gumala sa gabi o nadali to ng ibang ano, inaaswang niya, gano'n. Yun yung nasa isip ko, hindi ko na-finance. Na-mention mo kanina, di ba, na yung mami mo may third eye. Mm-hmm. Tapos, ikaw, tingin mo ba may third eye ka din? Parang wala naman. Pero malakas kasi yung pakiramdam ko eh. Kumbaga, hindi ko alam kung third eye. Kasi one time lang ako nakita ng talagang kaluluwa ng bata ako, gano'n. Yung sa mami mo, di ba sa'yo may third eye, pinabuksan ba niya yun ng yung willingly or bata pa lang siya, parang may gift na siya na gano'n? Bata pa lang siya. Nga yung sinasabi, innate sa kanya. Ikaw, balak mo bang pabuksan or i-enhance? Wala. Actually, rin siya, parang nag-benefit din sa akin. Konti lang. Pagka yung tao, bawat tao na ma-encounter ko lang. Minsan, pag alam ko kung ano, malalaman ko agad kung anong intention nito sa akin. Dahil din doon, sometimes mapapaniginipan ko siya. Or mararamdaman ko yung para siyang psychic ability, gano'n. Oo, gano'n. Pero ang bad thing nga lang, minsan may mga case na mapapaniginipan kong masama, tapos mangyayari talaga.
may mga times na gano'n. Tapos minsan parang napakasimpleng bagay. Papaniginipan ko lang yung cellphone ko na nalaglag sa tubig. Pag-gising ko, sira na yung cellphone ko. Ayaw na mabuksan. Basang-basa. Eh, nasa kama ako, kutsyon. Wala namang tubig. So, nagtanong ko sa mami ko, ba't basa nung sira na yung cellphone? Hindi niya alam. Wala nakakalaman. Napapanaginipan mo yung mga nangyayari. Oo, pero ang weird, parang, ba't nangyayari ng ano? Parang wala namang, anong reason? Ikaw, gusto mo pa ba makakita o ayaw? Ayoko na po. Siyempre. Kung pwede mo itigil, ayaw mo. Ako. Oo, mabilis akong matroma. Hanggat maaari, ayaw mo. Oo. Thank you. Thank you, Bianca, for sharing. Yeah, thank you. Sige. Kayo ba, kayong tatlo naman dito, may na-experience din ba kayo na horror experience or paranormal experience sa probinsya din? Ako meron, marami talaga. As in talaga. At ang kababalaghan sa probinsya, nasa pool ko na siguro lahat. Talagang di madalas mawalas. Ka nakakaramdam sa probinsya. Lalong-lalo na kasi yung lugar namin sa probinsya. Likod namin, sementeryo. Dagat. Kasi Bicol eh. Sa Bicol kami. Yun, talagang... Tapos yung pinakabahay namin dito, yung tinira namin, ang likod naman nun, ilog. Yung sa Bicol, ang tawag nilang maniba ba yun? Yung ano-ano mga pili. Pili. Yun talaga. Ikaw, Josam. Yung sa akin naman, laging pangaral lang sa akin ng mga magulang ko. Pag nasa probinsya ka, huwag kang tumitig ng ibang tao. Tsaka, yun nga, yung sabi ni Bianca kanina, huwag kang gaganon. Yung titingin pabaliktad. Tumingin pabaliktad. Kasi baka pag may nakita ka at madistorbo ka, baka pagtripang ka. Oo, kasi syempre alam niyang, alam mo na yung... Lagi dapat na, lagi kang dapat respectful pag naglalakad, nakayuko ka. Parang ganun. Lagi mong pakiramdaman yung paligid mo. Ikaw naman, JC. Sa akin naman, sa province talaga ako nagsimula maka-experience ng mga paranormal, oo. So yung mga pinupunta namin yung bahay, may mga sinasabi sila na yung mga pamahiin ba, yung mga tabi-tabi. Oo. Tapos yung respect din talaga. And some of the house na puntahan namin is may mga buntot sila ng pagi, pang-kontra daw sa mga aswang. So yun yung mga experience sa province. Okay. Totoo yun. Gaano ka kasigurado na totoong tao ang nakakaharap at nakakausap mo? Baka isang multo o engkanto na pala, hindi mo lang alam. Pakiramdam ng mabuti sa paligid dahil baka istorya mo na ang aming marinig dito sa mga kwento ng dilim.